Buhay! How are you? I love your outfit, ah. Fresh. Siyempre, ano, parang summery din tayo. Kasi ano mo, dear, yung mga photos mo for this concert, talaga naman napaka-sexy and all. Tapos parang iniiba mo ang... Pero yung hindi not necessarily na two-piece yung ano, di ba? Parang medyo may pagka... Ano yun? Silhouette and all. Silhouette. Sabi ni MJ, limitless din ang outfit. How was it for you pala, dear, on deciding on what to wear, etc.? Kasi di ba sabi mo nga, parang yung mga tao din na you are interacting with are parang parang culturally iba sila versus sa what we have here in Manila, ganyan. So, paano nyo in-embed yung ganoong design, yung design, yung culture, tapos yung music mo. May ano ba? And speaking of, meron bang nagbago din sa mga arrangement ng kanta mo? Madami. Madami. Regarding the outfits, si Daryl Chang, she's my stylist para sa Limitless Trilogy. Actually, siya yung may idea talaga ng lahat ng ito on what to wear, kung ano yung mga colors. Parang nire-represent kasi nung mga bawat colors kung ano yung, like for this leg, like yung breathe, parang something gold. And then yung sa Visayas naman, it's something red. And then yung sa Luzon naman, parang something black, ganyan. May iba-iba siya. Although I didn't know yet kung ano yung meaning behind that. But it was Daryl Chang's idea. And of course, pinag-usapan din ng buong production ng buong team. And then regarding the music, thank you to Mike Solomon. He's our musical director. First time ko din actually to work with him. But may like common friends kasi, so ayun, I really didn't have a hard time working with Mike because sobrang ano, like iba yung ideas, like fresh ideas, kanya, like something new. And then whenever he would send me something like, oh okay, basta itong ganitong peg, ganito ganyan, iba-iba yung arrangements niya. Yung may isang song ako doon na medyo primitive ng konti, yung attack or yung feel or yung vibe ng song. So excited talaga kasi ibang feel siya. Most of the songs na nire-release ko, mga R&B yung feel, like pop, and then mga electronic yung mga elements. Ito very Filipino naman yung vibe nung song. Tapos very ano siya, bare and raw. Tapos yung recordings naman namin, habang nire-record namin yung mga songs, it's all live sound siya, live recording. It's not like recorded in a studio, it's all live. Tapos ang setting namin ay different places din sa Mindanao. Like meron kaming mga locations kung saan sinuot yung isang performance na like sa mountains, meron din sa rock formations, ganyan-ganyan. So it's all live sound. And then we also wanted to capture yung ambient sounds din, yung sound ng breeze, ng birds, lahat yon, live yon. So nakaka-excite siya kasi I cannot wait for you guys to hear the mix, yung audio, sobrang linaw and ang crisp talaga niya. And the shots are like, oh my gosh, shots are amazing. Oh my gosh, talaga yun ako masabi. Kasi sobrang ganda talaga. Like, as in, alam mo yun lang, andun ka, tapos na-capture yung place, na-capture yung ano, yung buong, oh my gosh, hindi ko siya ma-explain, pero kailangan yun na panoorin. Naku, pang Miss Philippines Tourism na rin pala yung peg. Siyempre, ano, kailangan, ano, gusto din namin na maipakita kung gaano kaganda ang Pilipinas. At saka yung mga hidden gems. Yun. How was the reaction of the locals pala? Kasi maybe some of them... Nakakatuwa sila sobra. Kasi
when we went to their place, ano sila, yung sobrang warm talaga ng pagtanggap nila sa amin. And then I even talked to some people na taga doon, mga Mindanaoans, mga locals, na tinatanong nila bakit nyo po na napili na dito pumunta, ganito ganyan. Nakakatuwa po na sobrang thankful daw talaga sila na doon namin napili na pumunta or like i-feature yung kanilang lugar. Kasi parang gusto din nila na, alam mo yun, nakakamiss kasing mag-connect with other people. And of course, they also want people to be aware then of, you know, the culture, the tradition. And I also believe that it's something that we've all been missing out. Kasi parang, syempre, like, ang daming trends, ang dami nating kailangan mag-adapt sa mga adjustments sa paligid, di ba? But, you know, ang daganda talaga ng Pilipinas, and we all should preserve yung kultura natin and yung roots din natin, yun, bigyan din natin ng importance. So, yun, they've all been wanting that na ma-share or like, alam mo yun, tawag dito? Hindi ko maahanap yung word, pero parang makita ng mga tao yung kanilang culture, kung gaano kaganda yung place nila. So, ayun, mga hidden gems talaga to ng Pilipinas. And I've never been there. We've all never been there. So, nung first time kong nakita yung La Palmera Mountain Ridge, sobrang na-excite talaga ako. Kasi like, wow, like, I can't believe it. Talaga, wow, nandun talaga ako. Tapos parang, wala lang. Like, alam mo yun? Wala akong ibang iniisip na parang, ayoko na umuwi. Parang, I'm a reality pa pala. Parang ayoko pa umuwi, ganun. So, yun, sobrang, sobrang exciting talaga. Tsaka, sobrang bait talaga nila. Sobrang bait. They even arranged our itineraries yung mga lakad namin, kung saan kami pupunta, and we all felt safe. We were greatly accommodated. So thankful kami din sa LGUs tsaka sa government. Ayun. Oh my God, na-excite ako kasi parang feeling ko may madadagdag na naman sa aming travel bucket list. Kasi diba sabi mo, yes, nga parang our places, yes, masyado talagang pinupuntahan. And with, yes, you saying it to us, mas ma-encourage kami when all these travel bans will be lifted already. Yes, hopefully. Oh my gosh. Hopefully. Yeah. Hopefully. Sana. And dear, kasi diba parang it's no doubt, I would say, na you're already a music icon. Ganyan. And kaya beyond kasi parang like, when we ask new artists kapag sinasabi na sino gusto mong makakolab, parang wala pa atang artist kami nakakausap na hindi palaging nababanggit yung Julianne and all ganyan. Wow. So ikaw na talaga yun, dear, ganyan. Oh my gosh, thankful ako syempre. And for me, para nahanap ko din yung purpose ko in life. It's really to share my music, my experiences, to collaborate with people. And it's really to inspire people through my craft. And yung mga collaborations naman, ako sobrang G ako dyan. As in, I love working with different people, new people. And it's important kasi na palagi kang may bagong may offer, palagi kang alam mo yun, like open sa lahat ng possibilities. So ayun, feeling ko dun tayong mag-grow lahat when we work with each other, when we help each other and help each other grow. Ayun. Correct. And which leads me to my last question, dear, kasi parang recently kakapanood ko pa lang nung Respect na movie, mm-hmm, yung kay Athir din. Ganyan. Ikaw ba, someday I'm sure your life story will be projected in a movie. Kung yung kanya is parang Respect yung naging title ng kanyang movie, ikaw, if you're given a chance, how are you going to put a title to your life story? Oh my gosh.
Ang hirap na ito, ah. Sige. Okay, wait lang. Isip mo na ako. Oh my gosh. Ano to, ah? Ang hirap ng question ito, ah. Kailangan ba one word din? Kahit ano naman, dear. It's up to you. Wala kasi nagamit na yung limitless. Nagamit na yung limitless eh. Ano na lang? Edi ano, A Life Story of Julian. Grabe. Hindi pinag-isipan. But ano, meron yan. Meron yan, for sure. Hindi ko lang but there are 100 things in my head, but I can't find the right one. Pero ano na lang, dear, if there's one thing na you would really want to ensure na kasa na makakasama doon sa life story mo, ano yon? Parang what part of your life yung dapat ito talaga yung makakasama sa life story mo? One thing na makakasama dapat sa life story ko. Oy, kasi kapag sinabing life story, kailangan, alam mo yun, like, for me, gusto ko isama yung childhood. Kung paano ko nag-start kumanta, kung sino yung mga nag-influence sa akin, sino yung mga nag-push sa akin na maging, oh, magiging artista ka someday. Yung mga, okay, sige, well, people see me most of the time kasi na parang, oh, ano mo yun, like, glammed up, ganyan, singer, performer, or like, nag-host, umaarte, ganyan-ganyan. Lahat tayo kasi ay may mga weaknesses or like, failures, ganyan. I mean, I don't, you know, parang I'm not trying to like, being negative or something, but, parang hindi naman parang sobrang i-expose or like i-reveal, but you know, like just share some of kumbaga kung paano ko na surpass yung mga challenges, mga hard works, kanyan. I mean, like things na hindi alam ng mga tao about me because introvert kasi ako, hindi ako, alam mo yun, like sobrang ma-open or whatever, something like that. Pagka usually makikita ako na mga tao nakingiti, but like, oh, nakingiti yan, pero alam mo yun, like, hindi ako okay, ganito, ganyan. Or may pinagdadaanan. I mean, I'm also human too. So, ayun. It's something really personal din sa akin. And dito sa Limitless, parang isa din ito talaga sa mga project na naging thankful ako, na ginawa ko, because I've never been this, you know, like vulnerable and open when it comes to my personal life. Yung kung paano ko kinreate itong bagay na ito, itong music na ito. So it's really something intimate for me. And it took me a lot of courage then to be open like this. So, ayun. Siguro kapag ka nagkaroon ng life story, ganyan, mas magiging open ako. Thank you, dear, and we'll. Thank you. Salamat. Albert, thank Thanks. You. We have next from TV series Craze, si Rocky Batara. Rocky. Hello, po. Hello, Julie. Hi. Hello. First of all, congratulations sa bago mong concert, which is Limitless. Thank you so much. First question ko, ito tinatanong ng mga viewers ko, bakit daw po Limitless yung title ng iyong concert? Limitless
because actually hindi ako nag hindi ako yung nag-isip ng title. Actually sila Paolo, sila Direk Paolo Valenciano, sila yung nag-conceptualize talaga nito. They said na parang they want to highlight yung mga skills. I feel like it's a great opportunity as well. It's a great chance then para makipakita ko din ang aking mga skills at mga share ko ang aking mga talento. So ayun, I will be playing different instruments. I will be dancing. Yes. And then basta hindi ko kasi pwedeng i-share yung hindi ko share pwedeng pang i-share yung mga ibang pang mga detalye, but we're very very excited kasi katulad nga din ng sinabi ko din kanina, 'di ba? Parang kapag limitless kasi parang ano ka, you're not afraid or you're not limiting yourself sa mga capabilities mo. Kumbaga, for me, ang definition ng growth is all about exploring your capabilities and expanding them, honing them. Ayun! So, yeah. Pa natin yung mga places. So, di ba sa Limitless, magka-travel ka sa Mindanao, Visayas, and Luzon. Anong mga particular places dito yung pupuntahan nyo or ipipicture na makikita namin sa concert? Anong mga particular places yan? Particular places. Yung nakita nyo sa teaser, yung La Palmera Mountain Ridge, yung Grand Mountains. Yun yung isa sa mga highlights talaga ng trilogy. It was so, so nice there. Tapos, kapag kumunta ka dun sa gitna, ewan ko, hindi ko ma-explain yung feeling eh. Parang abot mo yung skies. Ganon. Tapos, bihira din ako mag-hike. So, first time ko din na makapunta or like maka-akit ng bundok. Tapos, meron pa kami isang pinuntahan. We went to the Grand Mosque. Ayun, sa Cotabato naman yon. Mm-hmm. First time ko din makapunta doon. Ayun, it was so peaceful there. And then, we were greatly accommodated as well. We did different activities. Hindi ko pwede sabihin yung mga activities na yun. Pero nandun siya. Ano pa ba? Ngayon, nagpunta kami sa isang parang rock formation. Rock formation siya. Sobrang, sobrang ganda. Sobrang grabe. Hindi ko ma-explain yung feeling. Pero ako nandun ako. Parang, alam mo yun, gusto ko na tumira doon. And then, yeah. Yeah, that's it. Ano pa ba? What else did I miss? Kung may mga na-miss man ako, panoorin nyo na. Panoorin nyo na lang yung ano, yung Mindanao leg. Kasi for sure, ibang klaseng feeling yung mafe-feeling nyo kapag nanood kayo nun. Kumbaga parang part din kayo nung trip, part din kayo nung journey. Yeah. Follow up on that. At a question then from the viewers at sa fans din. Mm-hmm. While doing daw yung Limitless, ano daw yung mga realization mo o mga natutunan mo while doing those trilogy? And ano daw yung babaunin mo after doing the trilogy? Nako, ang dami. Ang dami talaga. A lot of people kasi are asking me kung ano ba yung Limitless trilogy. Mm-hmm. For me, parang hindi kasi siya na eh. Hindi kasi siya just another online show. It's actually beyond that, and like what I've said, it's very special to me and to everyone behind this project, nakasama dun sa mismong project. Parang after nung trip na yun, actually nung naandun pa lang ako, naging vulnerable talaga, like naging medyo emotional ako a bit, because na-realize ko na ang dami pang pwedeng gawin sa buhay. Like, there's more to life than this pandemic. And lahat tayo, gusto nating makawala or like matapos itong pandemic. Gusto nating, we all want to see the world and build real connections. So, dun sa Mindanao, parang talagang solid na nakahinga ako. Ganon. May mga
bagay din ako na natutunan na, alam mo yun, kasi para makabangon ka, kailangan mo muna mag-heal. And para makatulong sa pag-heal mo, kailangan mong huminga. And that's the cycle of life.